Ang nangyayari po ngayon sa PIDEA, ang ginagawa ni Lasso upang ipagtanggol yung kanyang mga kasabwat. Okay? Ipagtanggol yung narrative niya na tama lang daw yung pagtatanggal sa mga lawyer na ilipat itong mga abogado sa mga bundok ng Ibok-Ibok. At yung kanyang kasabwat dyan, Palanga, itong, naulat ko na rin to sa inyo, itong director na si Bitong. Si Bitong, aka Kalbo, ang tawag dyan sa kanya. Ang ginagawa nila, mga Palanga, gumagawa sila ng mga peking report. Okay? Dahil alam ni Lasso na yung kanyang principal, ang kanyang presidente ay bangag. At si Lisa Tanas bangag din. So, tinitake advantage sila. Gumagawa sila ng mga peking reports papunta sa Malacanang na sinasabi nila itong mga abogado na ito ay ganito, ganyan, gumawa ng tsutsutsutsu. Pero ito ay mga tanim kaso o fabricated. Oh, sino ang author ng mga pagfabricate ng mga istoryang yan? Si Lasso dahil idol niya si Lisa. So gumagawa sila ng mga fabricated story dito sa mga kawawang abogado kasi papalitan nila ayon sa ating source sa loob ang pinapalit ni Lasso ay yung pwedeng magprotekta sa mga polboronic. When I say pwedeng magprotekta, yung pwede niyang kasabwat sa kanilang illegal dealings. Sa loob, kaya nakikita ninyo, mababa yung turnout ng hulihan ng polboron. Bakit? Nahuli na si Sayarot, pinakawalan pa. May narinig ba kayo na mga nahuling big time na malalaking sindikato na nakulong? Wala. Madalas sa balita, may nahuli pero hindi alam kung sino. May pinapakita silang pulburon pero hindi nila nahuli yung taong nasa likod. Bakit? Kasi ayon sa ating puting ahas, sila-sila din. See? So definitely kahit anong report na gawin ni Lasso, approve lahat yan. Lahat ng kasinungalingan, wala nang thorough investigation. Bakit ganito? Bakit yung lawyer na ganito? Da-da-da-da-da. Kasi mga kababayan, wala naman talagang planong linisin ni Marcos Jr. ang bayan natin para what? Hulihin ang mga polboronic manufacturing? Kasi they're part of it. Tayo na nga mismo nag-i-export eh. Sa Australia, di ba, yung na-intercept ng Australian Federal Police? Di ba? Yan ay ayon sa ating mga impormante at sa mga pinresent na natin dahil mismo ang sindikato o ang nahuling si Sayarot na supposedly non-bailable ay nakakalaya at binigyan pa ng security ng Marcos Jr. Ayon yan mismo sa mga taong nasa loob ng gobyerno na nakikita nila ang ginagawa ni Marcos Jr. ni Lasso na imbis na ikulong itong mga sindikato ay binibigyan pa ng security. Yung 560 kilograms, di ba? May nahuli sila. 560 kilograms. Ano nangyari doon? Oh. Ano nangyari doon? Nailabas ba nila? Ang report ay what? Abandoned shipments. See? Ang nakalagay, abandoned. Kasi ayaw nilang pangalanan etong nasa likod nitong shipment na ito. Gaano kahirap para tukuyin itong mga nagpapa-ship nitong mga kontrabando na ito. Tapos ilalagay na lang nila Lasso, abandoned shipment. Tapos pag ginawa kasi ng tama ng mga intelligence, mga lawyers, mga agent, kunyari, ilagay nyo dyan si Martin Araneta, okay? Ang ano niyan, ang may-ari ng shipment na yan. Ang gagawin ni Lasso, tanggalin mo yung pangalan na yan. Madadamay tayo yan, bata. Baka matanggal tayo ni Lisa sa trabaho. I'm just giving you an example. Okay? So kaya ang pinapalabas nila ayon sa ating mga palangga, sa PIDEA at sa mga lahat ng ahensya na may kinalaman dito, hindi ni-declare nila na abandoned shipments. Okay? Or abandoned vehicle. Wala po silang hinuhulong suspect. Kasi yung itong kaninang pinakita kong dokumento na katunayan na pinagtatanggal nila itong mga lawyers ay gumagawa lamang ng trabaho kaya nila tinatanggal ni Lasso. Sobrang pagpapanggap mo, Lasso. Sobrang kasinungalingan mo, kayo ni Kuting, na kunyari anti-droga kayo, ganad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 , pero kayo itong gobyernong ito ang pinakamasahol, pinakamasama sa history ng Pilipinas.
nilagpasan niya lahat ng mga presidente, lahat nilagpasan niyo, yung sinasabi natin, si Noynoy ay pinaka-worst president, pero ito 100 million times worst ang presidente ni Bangag Jr. Kasi susubuan ka lang nilisan ng pulburon, babangag-bangag ka na. At kapag tinamad ka, magdi-declare lang kayo ng, ay maglalabas lang kayo ng memorandum or dramatization na may sakit ka. Oh, kunyari may flu ka, may mga flu call kayo, may nayupa kayo. So hindi na kami umaasa. Ako mga palangga, believe me, hindi na po ako umaasa na magbago si Marcos Jr. Kasi once a bangag, always a bangag. So ngayon, eto pa ang maluloka kayo. Every time, eto, mapapraning na naman. Kaya I feel so sorry, pasensya na po kayo dyan sa PIDEA, mga lawyers, mga agent, kung nadadamay kayo. Kasi tuwing magbablog daw po ako about sa PIDEA, about sa involvement ni Lasso, the next day, ay inire-reassign sila. Ibig sabihin, bangag ito si Lasso. Isa lang naman ang kausap ko, bakit mo idadamay ang lahat? Di ba? So ang mga director, PIDEA directors at mga agent, nire-reshuffle niya. Let's say, base ka ng Maynila, dadalhin ka niya sa bundok ng hibok-hibok. See, mga kababayan, gusto ko buksan ang inyong mga mata. Paandarin niyo ang inyong mga puso. Na ito, after na mga after vlog natin, mababaliw na, makukrong-krong na naman, magtitrip na naman si Lasso, i-reshuffle niya o i-reassign niya yung ating mga PIDEA agents, itatapo niya. Kawawa yung mga pamilya. Kung matindo ka na, so bakit mo i-reassign? Bakit mo tatanggalin o bakit mo itatapon? Kasi paranoid ang tawag siya. May epekto ka din ng pulburon, manak kay kuting. Kasi kung wala kang paranoia, mga palangga, ang taong matino na gustong maglingkod sa bayan, itong kinocall out natin ay gagawa nila ng aksyon. Gagawa nila ng aksyon at ayusin nila ang pamamahala sa PIDEA. Ito, let's open our minds, mga palangga. Kung totoo ang sinasabi ni Bangag na ibabangon niya Pilipinas, bakit nila ako hinaharas? Kung walang katotohanan ang sinasabi ko, bakit ako hindi kasuhan ni Kuting dahil siya tinatarget ko? Bakit hindi ako kasuhan ni Lisa? Sila ang most powerful. Makipag-ugnayan sila dito sa Amerika. Di ba? Ipinagyayabang nila na best friend na, you know, kakampi nila yung Amerika. To file a case against me dun sa ipinalabas kong operation report na si Kuting ay kasama ni Terry. Kaya sabi ko, tanginan niyo, huwag niyo kumateri, Terry. Are you chuk-chucking my husband? Talagang ginugurgur nila ang kinabukasan, ang mga karera nitong mga lawyers na to sa pakikipagsabwatan ni Bitong, ni Colonel ni Bitong na yan at ni Lasso na yan. Nire-reassign, binabypass nila ang desisyon ng HR, lahat. Talagang, my God, mga pamalaga, wala na ang huling mga durugista kasi kasama nila. Okay? Walang makukulong kasi parte sila. Nakita ninyo? So, kawawa naman yung susunod na henerasyon kung mismo ito, mga lawyers na ito na nag-aral, nagpakadalubhasa, ay babarumbadawin na lang ng mga bangag na katulad ni Lasso at dahil kinukonsinti ng bangag na si Kuting at si Lisa. Nasa ang status kayo ngayon? Nasa madilim na yugto kayo ng Pilipinas? Pinakamadilim na yugto. Kung akala nyo noon si Noynoy, nagpasalamat pa tayo. Pasalamat pa tayo kay Noynoy. Believe me, lahat tayo, binoljak-boljak din natin si Noynoy. Although, karapat-dapat naman boljakin. Binoljak din naman natin yung mga katiwalian. Lahat. Ako binoljak ko katiwalaan ni Pangulong ni Noynoy. Ang sa Pangulong Duterte, ito lalo na itong sinuportahan kung binudol tayo. Huling, sabi pa, ulit-ulitin ko, sa huling patak ng dugo ko, hindi ko po aatrasan ang jutang jininang bangag niyong presidente at ang vindictive narcissist niyong first lady as hanggang sa huling hininga. Hindi na po ito usapin kung ikaw ay ang relihiyon mo ay o ikaw ay member ng KOJC o ikaw ay iglesia o ikaw ay Muslim o whatever. Kung ano man ang sikta o katoliko ka, hindi na po ito usapin kung ano ang religious belief mo. Hindi na ito usapin kung ano ang iyong political affiliation. Wala na kayong kakampi. Ang mga, at dito po ako rin, ang mga kongresista dyan,
Okay, na kahit pa paano may matitino pa ng konti-konti siguro. Dahil hindi lang sila maka-ek, hindi maka-porma dahil ginigipit ni Tambanustos. Ito ba ang gobyernong gusto niyong tahakin ng mga anak ninyo?